Yes, hello Carlo. Hello po, Tito Troy. Kwento mo naman ako about sa ano, sa play na ginagawa mo ngayon. Rehearsals tapos kailan? October 3 yung tapos ng play. Tapos start siya ng 27 to 28. Okay. Tapos yung rehearsal naman magsa-start sa September 3. Ay, hindi pa kayo nagre-rehearse. Yung ano lang, yung ngayon kasi yung ginagawa po namin is blocking, tapos yung script analyzation. Okay. Mga ganun. Anong role mo rito ulit? Si Padre Salvi, ang kalaban ng kaisa-isang Ibarra. Okay. So, alam mo na ba ang backstory ni Padre Salvi? Alam ko na po. Okay. Medyo na-enlighten ako sa role ko. Mm-mm. Ayun. Sobrang sama pala ni Padre Salvi. So, anong preparasyon ang ginagawa mo rito as your, as a Padre Salvi? Not Carlo. Ayun, parang sinasabihan ko yung mga tao sa bahay na trato akong matanda. Kasi kailangan ko daw magmukhang matanda. Mm-hmm. Tapos, ayun, yung nagpo-focus na ako kung paano yung makita yung emotion sa eyes, mga ganyan. Nanonood ako sa YouTube, kung paano, mga ganyan-ganyan. So, mga songs. Okay. Nung binigay sa iyo to, tingin mo ba kakayanin mo? nung inopoy sa iyo to, mayroon ka bang may acting ano ka ba, background? Wala po. Kasi this is a play, this is a musical play. Iba ito. Wala pong background sa musical or acting or anything. Okay. Pero yun, gagawin ko na lang ang lahat para maging proud si Nanay Jobert at si Director Franny sa more. You know, sa my brother. Mahaba ba yung role mo rito? Ano yung isa ka sa bida ba? Kasama po ako sa major roles, sa major characters. Okay. Yun. Kaya kailangan, kasi ako yung magpapaikot sa buhay ni Ibarra. Sige, huwag mo muna ikwento ha. Kasi ayaw, para mapanood namin. Charot. Okay. Sige, tapos kailan ang showing nito? Magsa-start siya sa September 27-28, tapos balik naman kami sa Star Theater sa October 3. Yung September 27 to 28 sa AFP Theater. AFP Theater? So, ang dami. 10 shows. Ang dami, ah. Yes. So, sa isang show, ilang beses kayo? Sa isang tatlo araw? Po. Tatlong show? Tatlo. Wow, ibagay. Morning to afternoon. So, dapat nag-gym-gym ka na ngayon for the preparation. Nakikita niyo ba? So, may favorite ano ka ba? Theater actors? May kilala ka bang favorite theater? Ano, nagsimula sa theater? Si Lea Salonga. Lea Salonga? Okay. Lea Salonga. Sa lalaki, wala kang kilala. Sino ba? Marami. Sila Ben Medina, yan. Jan Arcilia. Wala po ang kilala. Okay. Lea Salonga lang. O, sige. Kamusta naman si... So, si Franny Samora yung director, di ba? Yes. Pero nag-ano na kayo? Nag-collaboration na ba kayo? Ngayon pa lang po. Sa collaboration dito. Yung sa... nag-meeting na kayo, apo, or nag-one-on-one na kayo, gano'n? Apo. Cancer to, di ba? Sa cancer. Ngayon, sobrang bait, sobrang... Mm-mm. Sobrang ano, sobrang... Pag naririnig ko yung pangalan niya na kung parang kailangan kong galingan. Parang hindi naman yung pressure. I mean, pressure in a good way kasi parang namomotivate na. No? Okay. Kailangan kong galingan kasi si Derek yun. Ang dami na niyong nagawang... Mga stage play, oh. Kaya kailangan kong hindi siya mapahiya. So, okay, sige. Promote mo sila sa cancer. Ayun, guys, ini-invite ko kayo manood ng cancer sa September 27, 28. Ang time namin is 8 a.m., 11, and 2 p.m. Saan magaganap? Magaganap yan sa AFP Theater. Tapos, kung hindi naman kayo pwede sa dates na yun, meron tayong October 3 sa Star Theater naman yan. Ganon din yung time. Saan yung Star Theater? Sa may Star City. Star City, okay. So yun, meron pala kami dito ang gagawing concert sa Friday. Oo nga, yeah, okay, sige. August 30. Oh, yan, kasama yan. Ko si pinaka magaling na si Tito Jun Polistico.
Nandun din si Kim Chu at si Kuya Mark Bautista. Tapos si Kim Chu? Si Kim Chu. Okay. Saka si Kuya Ken, musically directed by the only Mr. Butch Mariaflor. Tapos directed by Nanay Jobber Chocaldito. Tapos ayan, pinaproduction ni Mama Daisy. And yun, excited kasi kanina kami nag-start ng rehearsal na sobrang galing. Ilang song ang kakantay mo rin? Dalawa. Sa Friday. Sa first time mo makakasama ng mga big star, aside from Kiel Alo, di ba? Yes! Andyan si Kiel Alo. Oo. So, brother, guide me! Okay. Siyempre, promote mo rin sila sa single mo. Ayun. Yung single ko po na ang title ay Between ay i-release na yan soon sa Under Star Music. Kaya, watch out! Single. Ano ba yung Between na yan? Ano ba ang story ng Between? Yung Between ko is, ang story nun is, pumunta ako kay nanay nun. Tapos parang, alam ko na may song. Tapos parang, pinapili niya kami ng, merong tatlong songs dun na parang pinakinggan namin. Tapos, yung narinig ko yung Between, parang alam ko na yun yung song ko kasi nakaka-inlove yung kante. At saka sobrang catchy. Okay. Tapos, dinagdagan pa na ang writer si Tito Benny. Tapos parang, ayun, parang alam ko na nung unang narinig ko lang, sabi ko, ito na yung song na gusto. Kasi sobrang ganda. Narinig yun, di ba? Sobrang ganda ng song. Kaya, ayun, excited ako na marinig nila. Nakalabas na ba to? Hindi pa? Hindi pa po. Hindi pa, no? Hindi pa. Wala pa sa Spotify? Wala pa. Kailan to ilalabas? Para maabang. Hindi pa po sure. Siguro mga next month or November. Ah, ganun. Sige. Sige, invite mo sila sa social media accounts. Ayun, guys, follow me on my Instagram, Mr. Carlos E. Mendoza. Tapos sa Twitter, ganun din, Mr. Carlos E. Mendoza. Sa Facebook, wala akong Facebook. Ang Facebook ko, mahirap halapin eh. Kaya, ayun. Tapos YouTube ko, Mr. Carlos E. Mendoza. Ayun. Okay, sige. Thank you. Thank you, Tito Troy. Love you.